Psalm 14 verse 1, tayo po tayong lahat. Okay. Tayo po tayong lahat at babasahin po natin Psalm chapter 14 verse number 1. Nandiyan ko po lahat na basahin po ito sabay-sabay. At po kung kayo po ay may boses, pakibasa nyo po. No? Psalm chapter 14 verse 1, ready, read. Ulit po, isa pa. Psalm chapter 14, verse 1, read. The Lord has said to his heart, there is no God, we are corrupt, we have done nothing, there is nothing to do. Okay. So maliwanag po doon sa talata na ang tanging tao na naniniwala na walang Diyos, ang sabi ng Biblia, siya ay mangmang. Ano po? The fool had said in his heart, there is no God. So itong hapon na ito ating pag-uusapan kung paano na ang Diyos nilikha niya po ang lahat ng bagay. At kung ikaw lumikha ng isang bagay, syempre pagmamay-ari mo yun. Tama po ba? At sino po dapat ang nagmamay-ari sa atin? Wala pong iba kundi ang Panginoon. Tayo po ay mananalangin. Salamat o Diyos sa hapon niyo pinagkalob sa bawat isa. Tulungan niyo nga po kami that we may apply ourselves again to your word, that we may listen, hear, and obey. Ito pong mapag-uusapan po namin. Tulungan niyo po kami na i-approach po ito by faith. Help us, Lord, in our, kung meron kami mga struggle pagdating po sa bagay po na ito, ay ma-address po ngayong hapon po na ito. Tulungan niyo kami maintindihan na kayo po nagmamayari ng lahat ng bagay. Salamat po. At kami binigyan mo ng pagkakataon na mabuhay sa iyong mundo, binigyan ng iyong hininga, binigyan ng iyong buhay, binigyan ng iyong pagmamayari lahat ng meron po kami. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Tayo makaw po. At dito po sa talata na ito, maliwanag na yung fool o yung mangmang, sinasabi niya, pinaniniwalaan niya, there is no God. No? Wala daw Diyos. Pero sa mga talatang ating babasahin, maliwanag po na merong Diyos. Buksan mo natin sa Romans chapter 1. Romans chapter number 1. Romans 1 verse 19. Ang sabi po dito, because that which may be known of God is manifest in them. Yung bagay na dapat, di ba? Malaman mo ang Diyos, hayag naman eh. For God hath showed it unto them. Ang Diyos mismo ang nagpakita. For the invisible things of Him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that they are without excuse. Ano po? Kahit sino na tao na isilang sa mundong ito, ay alam na merong Diyos. Preacher, hindi lahat, di ba nga, merong mga tinatawag na ateista, may mga tinatawag na atheist, di sila pa, preacher, naniniwala sa Diyos. Hindi na sila ngayon naniniwala sa Diyos. Pero dati, naniniwala sila na merong Diyos. Okay? Bakit? Alam naman ng lahat yan na merong Diyos. Dahil nga, nilikha ka ng Diyos eh. Pero, bakit dumadating sa point na hindi na naniniwala ang tao sa Diyos? Ito po ay dahil sa kasalanan, no? Yung kasalanan na ginagawa niya o ginugusto niya, yun yung nagpapatigas sa kanyang puso. Siyempre, 'di ba? Yes, kagaya ng babasahin natin mamaya, kapag sinabi ng Biblia na mali yung ginagawa mo at gusto mo yung ginagawa mo, aba, para sa iyo mali ang Biblia. Kasi yung ginagawa mo masaya ka eh. Yung ginagawa mo, kumbaga nakakatuwa sa iyo 'yun. Yung ginagawa mo okay lang sa yung ginagawa mo dahil kumbaga may pleasure ka doon sa ginagawa mo. Pero kapag sinabi ng salita ng Diyos, mali yun. Siyempre, kung ikaw ay hindi ligtas, natural man eh. Tama. Mas gugustuhin mo yung sin more than God. Kaya ito po, tingnan nyo, verse 21. Because that when they knew God,
they glorified him not as God. Neither were thankful, but became vain in their imaginations, and their foolish heart was darkened. Nakita niyo po verse 21, nalaman nila na may Diyos, pero nung nalaman nila na may Diyos, hindi sila nagluwalhati sa Panginoon. Hindi sila nagpasalamat. Ano nangyari? Naging vain sila sa kanilang imahinasyon. Naging, di ba, walang kabuluhan. Verse 22, professing themselves to be wise. Anong sabi ng Biblia? They became fools. Verse 23, and changed the glory of the incorruptible God into an image made like to corruptible man and to birds and four-footed beasts and creeping things. Ngayon po, ano, dito siguro sa Pilipinas, still may remnant pa rin naman nito, pero nung unang, yung mga nakaraang mga panahon, mga kapatid, ang tao po talaga ay sumasamba po sa mga Diyos-Diyosan. No? Sabi nga dito eh, image like to corruptible man, sinasamba ng tao yung kapwa niya tao. Birds, mga ibon, sinasamba ng tao. Yung mga hayop, sinasamba ng tao. And creeping things. No? Hanggang ngayon naman eh, sa India, sumasamba ang mga tao saan? Sa mga ganun, no? Sa mga Diyos, ng mga kung ano-ano. Diyos ng araw, Diyos na butiki, di ba? Diyos na, tawag yun, kahit nga yung mga, ano dun eh, tawag dito, yung daga, di nila inahawakan, no? Kung gano'ng katotoo yun hanggang ngayon. Kasi nagka-COVID eh. Baka, ano, baka sumpa ng Diyos nila yun, di ba? But ang point, mga kapatid, ang tao sa history ay sumasamba sa Diyos-Diyosan. Sumasamba siya sa Diyos-Diyosan. At nakakalungkot po sapagkat isa lang ang lumikha sa lahat ng bagay. May isang Diyos na lumalang sa lahat ng bagay at hindi po ito butiki. At hindi po ito daga. At hindi po ito palaka. No? Hindi po ito kahit anong hayop ang lumikha sa lahat ng bagay, walang iba kundi ang Diyos na buhay na naging tao nga, pumunta pa sa sanlibutan para mamatay para sa ating mga kasalanan. Amen. Yun ang lumikha sa lahat ng bagay. Pero ang tao, tignan nyo, verse 23, no? Change the glory of the uncorruptible God into an image made like to corruptible man. Hanggang ngayon po, ang tao sumasamba pa rin sa Diyos-Diyosan. Paano mo nasabi, preacher? Eh, taon-taon nga eh, pinoprosesyon yung mga mukha ni Maria eh. Di po ba? Taon-taon nga, pinoprosesyon sa daan yung Jesus na nakapako, Jesus na nagbubuhat ng krus, Jesus na nabuhay daw mula sa mga patay, Jesus na sanggol. Di ba? Pinoprosesyon nila yon. Saan? Sa daanan. Hindi, ano yan? Ginagalang lang namin yan. No? Kinakandilaan pa. Kasi mga bulag yung mga Diyos na yan eh. Wala silang nakikita. Ano po, hindi totoo yung mga Diyos na yan. Pero sinasamba ng tao. Verse 24. Wherefore God also gave them up to uncleanness through the lust of their own hearts, to dishonor their own bodies between themselves. Kaya kung makababasa tayo mga kapatid sa pagdating sa Bible ng mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, mababasa mo rin kung paanong ibinigay ng Diyos sila sa kasalanan. Nakalungkot po, pero yun yung realidad. Na kapag sumasamba sa Diyos-Diyosan, may kaakibat yun na kasalanan. Na hindi po maganda. To the point, na nung panahon na sumasamba po kay Molech, kahit nga sa bayan ng Israel, umabot yun eh, sumasamba kay Molech. Mga kapatid, yung kanilang mga anak, pinapadaan nila dun sa apoy. Sinasacrifice nila yung sarili nilang mga anak. No? Doon sa apoy na iyon. Ba't nila ginagawa yun? Iniisip nila, mag-obtain sila ng favor. Iniisip nila, kapag ginawa nila yun, yung Diyos na kanilang sinasamba, ay kalulugdan sila. Pero sa katotohanan, dinideceive lang nilang kanilang mga sarili. Nakalungkot. Ano po? Verse number 25, who changed the truth of God into a lie, and worship and serve the creature more than the Creator, who is blessed forever. Amen. Sino ang kailangan mong paglilingkuran? The Creator. Hindi ang creature.
Ano po? The creator, not the creature. For this cause, God gave them up unto vile affections, for even their women did change the natural use into that which is against nature. And likewise also the men, leaving the natural use of the woman, burned in their lust one toward another, men with men. O, kita mo, Bible pa lang, di ba? Kita niya na eh. You know, nakita niyo ba Soggy Bill? You know, LGBTQ, no? Men with men, working that which is unseemly, receiving themselves that recompense of their error which has meet. Alam niyo, ang tao po talaga, kapag pinili niya ang kasalanan, hayaan siya ng Diyos doon eh. Ang mas nakakainis, ang mas naiinis ako, meron ng church ngayon, ang pangalan ng church eh, LGBTQ church, no? Christian church. No? Hindi siya tama. At sinasabi ko po sa inyo, hindi siya sa Diyos. Dahil kailanman ay hindi tatanggapin ng Diyos ang bagay po na yun. Amen. Papayag ba kayo na ang tagapagligtas nyo bading? Papayag ba na kayo na si Kristo bading? Pero ito ang kanilang mantra. Mahal tayo ng Diyos lahat at naiintindihan tayo ng Diyos kung ano man tayo. Hindi po, ano? Para sa Panginoon, tandaan natin, pag-aaralan natin mamaya, babasahin natin, ang nilikha lang ng Diyos ay maliwanag, no? Lalaki at babae. O mga bata, nakikinig ba kayo? Ang nilikha lang ng Diyos ay lalaki at babae. Si Adan, hindi pumapalantik nung siya ay, di ba? Si Eva ay hindi brusko nung siya nilikha ng Diyos, no? Dalawa lang ang nilikha ng Diyos. Lalaki at babae at anghel. Oh, 'di ba? Anghel. Saan ka doon? Doon ka ba sa hayop? Doon ka ba sa halaman? O sa lalaki at babae ka, no? Doon lang. Mamimili ka lang doon. At pero ang tao pilit binubura yung mga bagay na 'yan, no? Kaya verse number 28, and even as they did not like to retain God in their knowledge, God gave them over to reprobate mind to do those things which are not convenient. Kaya mapapabalita ka na kung ano-ano. Once kasi na ang tao tinanggap niya sa kanyang sarili na ayaw niya yung salita ng Diyos, ayaw niya yung sinasabi ng Panginoon, hayaan siya ng Diyos, kaya palala na siya ng palala. Diba, meron nga sa Facebook, sa brigada, diba, lalaki, pinakasalan ng rice cooker. Diba? Bakit may mga ganun? Bakit may mga ganong mga kwento? Bakit may mga ganong pangyayari? No? Sapagkat yung mind nila, no? Yung mind nila give up na eh. They've given themselves over to a reprobate mind. Kaya kahit rice cooker papatusin niya. Sa Japan nga eh, mayroong lalaki doon na yung sa video game nila, meron yun parang asawa niya sa video game. Pinakasalan niya yun kahit na sa video game. Meron ganun. No? Kaya hindi po nakapagtataka, hindi po yan nakapagtataka na kung ganyang mga bagay nangyayari, baka ipasaligal nila sa susunod na panahon na pwede nang asawahin ng aso, ang pusa, ang kalabaw, ang kambing. Bakit? Eh yung mga bagay nga na yun, ino-okay yan nila eh. Preacher, sino na sa tamang kaisipan ang gagawa nun? Wala nga sila sa tamang kaisipan eh. Diba? Kaya nga nangyayari yung mga bagay na yun. Amen. Sipin mo, no? Ikaw, pusa, tinatanggap mo ba ito? Pero ito po ang realidad. Ito po ang katotohanan. Yan nga sa Old Testament, may parusa doon eh. Now, open to Hebrews 11:3. Hebrews 11:3. Through faith, we understand that the worlds were framed by the word of God. O, papaano nangyari? Paano naisakatuparan? Paano, 'di ba? Nilikha itong sanlibutan by the word of God. So that
things which are seen were not made of things which do appear. Di po ba kayo nagpapasalamat at di nyo po ba tinatanaw na malaking pagpapala at oportunidad na yung parehong salita ng Diyos na lumikha sa lahat ng bagay ay hawak nyo ngayon sa inyong mga kamay? Mamaya, babasahin natin sa Book of Genesis, in the beginning, God created the heaven and earth. Ito sabi niya, let there be, let there be, let there be. Yun yung sinabi eksakto ng Panginoon, mga kapatid, though sa Hebrew niya man sinabi yung salita na yun. But dito binigay niya sa perfect word of God, sa English, sa panahon na ito, binigay niya sa atin yung eksaktong mga salita na sinabi niya nung nilikha niyang lahat ng bagay. At hawak mo yun sa iyong mga kamay ngayon. So that things which are seen were not made of things which do appear. Amen. Now, dito sa pag-aaral natin na to, they might say na iba ang sinasabi ng sensya sa sinasabi ng salita ng Diyos. Sabihin ko po, mga kapatid, late ang science. Hindi kasi nila alam lahat eh. Amen. Eh ang Diyos, isipin mo, paano nila nalaman kung paano nangyari ang lahat ng bagay na ito, eh wala naman sila nun. Wala naman silang CCTV nun eh. Amen. Pero bakit ko alam kung ano nangyari nun? Abay, present yung Diyos ko nun eh. Sinabi niya sa akin. Sabi niya, ito yung nangyari, Genesis 1. Eh di naniwala ko. Eh sila, wala naman sila CCTV footage. Diba? Pero sasabihin nila, hindi, 14 billion years bago nangyari yan. Sinagsabi sa'yo, eh ang Diyos ko makapangyarihan. Kaya niyang gawin niya kahit isang araw eh. Pero may purpose siya kung bakit ginawa niya in 6 days at nagpahinga siya 7 days. Okay? Pampitong araw. Hindi dahil napagod siya, kundi may design po ang Diyos doon. No? Now, kailangan natin maintindihan na kung minsan, ang ating pagkaalam sa salita ng Diyos ay kulang. Minsan, kulang pa tayo sa aral, di ba? Now, punta muna tayo, Hebrews 1. Hebrews 1. Verse 1 to 2. Hebrews 1, verse 1. God, who at sundry times and in diverse manners spake in time past unto the fathers by the prophets, hath in this last day spoken unto us by His Son, whom He hath appointed heir of all things. Si Kristo daw po, ano daw po siya? Tagapagmana ng lahat ng bagay. Heir? Heir of all things. At alam niyo po ba sa Romans 8 kung ano tayo? Joint heir with Christ. O anong mamanahin mo? Di lahat. Ang bagay. Eh si Kristo yung heir of all things. At ikaw, joint heir. Isipin mo yon, parang hindi ka kasama pero nakasabit ka pa. Praise God, no? Nakasabit ka pa kay Kristo. Anong sabi? By whom also He made the worlds, no? Sa pamamagitan ni Kristo, nilikha niya po ang lahat ng bagay. Verse 10. And Thou, Lord, in the beginning has laid the foundation of the earth. And the heavens are the works of Thine hands. So dito maliwanag, sino pong lumikha ng earth? Thou, Lord. Tama? Panginoon. Pero tignan nyo po, verse 11. Pakinggan mabuti. They shall perish, but Thou remainest. And they all shall wax old as that a garment. Yung heaven and earth na kung nasaan, ito, tong earth na to, kung nasaan tayo ngayon, at yung heaven na kung nasaan ng mga ano ngayon, principalities, powers. One day, sabi dito sa talata na to, they shall perish. Oh, wala yan. Gunawin ng Diyos to eh. Agagawa lang siya ng panibago. Amen. Pero itong matindi, ito, lilipas, pero ang Diyos hindi. Thou remainest, sabi. Ang earth, gugunaw, diba? Sunugin ng Diyos. Ang heaven, papalitan din ng Diyos. Parang damit, nahuhubarin. At gagawing bago. Pero ang Panginoon mananatili. Thou remainest. Colossians 1. Colossians chapter number 1 verse 13. Colossians 1, 13 to 17, verse 13. What delivered us from the power of darkness and hath translated us into the kingdom of His dear Son, in whom we have redemption through His blood, even the forgiveness of sins, who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature. For by Him are all things created. Ano yung mga nilikha? That are in heaven, and that are in earth, visible and invisible. Whether they be thrones,
dominions, principalities, powers, all things were created by Him and for Him. Para saan daw po nilikha ng Diyos lahat ng bagay? For Him. Amen? Para sa Kanya. And He is before all things. Si Kristo, Siya ay before pa sa lahat ng bagay. And by Him all things consist. And He is the head of the church. Oh, yun na. Ang point natin doon, mga kapatid, si Kristo lumiga ng lahat ng bagay. No? Sino ka, paano mo nalaman na si Kristo yung preacher? Sino ba yung verse 14, through His blood, meron tayong katubusan? Eh, si Kristo yun eh. Tama? O sino yung 16, saka 17? Si Kristo din. Oh. So si Panginoong Jesus po, ginamit dito na lumikha ng lahat ng bagay. John 17:5, to further proof, no? Prove. Jesus Christ created all things. And He is God. John 17:5, and now, O Father, glorify Thou me with Thine own self, with the glory which I had with Thee before the world was. Oh. Bago pa man ang sanlibutan, meron ng glory, no? Sabi nga ng Panginoong Hesus sa Ama, luwalhatiin mo ako. Oh, with Thine own self, with the glory ng luwalhati na meron ako bago pa man ang sanlibutan. No? So it proves that Jesus Christ is before the world, no? Bago pa man nagkaroon ng world, bago pa man magkaroon ng sanlibutan, Jesus na siya. Jesus Christ na siya. No, though sa Old Testament di man siya pinapangalan ng Jesus Christ, no? Pero He is before all things. No po, bago pa man ang lahat ng bagay, si Kristo na po 'yon. So, pupunta tayo ng Genesis 1. At dito sa book of Genesis, chapter number 1, makita natin yung account of the 6 literal days of creation. 6 na araw, literal na araw na nilikha ng Diyos yung present earth na kung nasaan tayo nakatira ngayon, humihinga ngayon, nagtatanim, naglalakbay. So, ito yung nilikha ng Diyos in 6 days. Okay. Verse 1. In the beginning, God created the heaven and the earth. Now, dito pa lang sa verse number 1, marami ng mga debate-debate dito tungkol sa kung gaano katagal ba nilikha ng Diyos yung heaven and earth, or meron na bang heaven and earth bago pa yung ano na to, di ba? But hindi natin titignan yun ngayon. Okay, basahin ko lang muna, verse 2. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God moved upon the face of the waters. Now, dito na tayo, no? 6 literal days of creation, verse number 3. God said, let there be light. O, hayaan mo na hayaan na magkaroon doon ng liwanag. Bakit sinabi ng Panginoon na let there be light at hindi I create light, di ba? Nilikha ko ang liwanag. Bakit hindi ganun? Eh sapagkat siya ay liwanag eh. Ang Panginoon, God is light, no? So, ang gagawin niya na lang, oh, hayaan na magkaroon ng liwanag doon. Kasi siya na ang liwanag. Let there be light. Lumikha siya ng heaven and earth. Sabi niya, doon sa earth, magkaroon doon ng liwanag. Sinabi ng Panginoon magkaroon at nagkaroon nga. There was light. Tapos verse 4, God saw the light that it was good. And God divided light from the darkness. And God called the light day. And the darkness He called night. And the evening and the morning were the first day. So yun po yung unang araw. Ano po? Nawala pang araw. Preacher, bakit? Fourth day pa yung araw eh, nilikha. So ito, day pa lang siya. Kasi pag sa Tagalog natin, day, araw pa din, di ba? Pero ang Englishin mo ang araw, sun naman, no? So magulo. But ang point, mga kapatid, verse 5, ang unang araw ay evening, morning, yung hinayaan, dinivide ng Diyos ang darkness sa light. Pangalawang araw, God said,
Let there be a firmament in the midst of the waters, and let it divide the waters from the waters. Preacher, saan ang galing yung tubig? Ba't may tubig dyan? Wala naman sinabi ng Panginoon na let there be water eh. May nabasa ba kayo? Let there be water. Or let us create water. Wala, di ba? Pero sa verse 2, doon mo makikita kung ba't may tubig. Dahil po, ano nakalagay doon? Darkness was upon the face of the deep. Nandun na. So, lumalabas ang earth, panahon na ito, sa verse number 6, mga kapatid, ay lubog sa tubig. Lubog, nasa ilalim nga. Darkness was upon the face of the deep. Meron tubig dun. So, sa verse number 6, ang sabi ng Panginoon, let there be a firmament in the midst of the waters, let it divide the waters from the waters. So, okay, gawa tayo ng description. Yan ano? So, tubig yan, tubig daw, halimbawa, no? Tubig. Maganda, colorful. Blue. Para maintindihan. Blue. Ayan. Water. Ang sabi ng verse number 6, ano po? Let there be firmament in the midst of the water. Let it divide the waters from the waters. And God made the firmament, divided the waters which were under the firmament from the waters which were above the firmament, and it was so. So nangyari, una, isa lang ang tubig dyan, nasa ilalim, nasa deep. Pero ginawa niya, hinati niya, meron na tuloy nasa taas. Sa bawah, no? Masabay sila, no? So, meron na tuloy tubig sa itaas at meron tubig sa ibaba. Nabasa niyo po ba yung verse 7? Let it divide the waters which are above the firmament and the waters below. So itong gitna, tatawagin natin siyang firmament, no? And God made, verse 7, God made the firmament and divided the waters which were under. May tubig sa ilalim ng firmament from the waters which were above the firmament, and it was so. And God called the firmament, ano na po yung tinawag niya sa firmament? Heaven. Oh, yan na. Anong day na tayo? Day 2 na to, no? Verse 8, and the evening and the morning were the second day. Oh, so pangalawang araw na tayo na nililikha ng Diyos, no? Yung earth na kung nasan tayo ngayon. Tapos, nakita natin, lumikha na siya ng firmament. So may division na. Merong tubig sa itaas, may tubig sa ilalim. Pero may nakikita ka na bang lupa? Wala pa, lubog pa sa tubig eh. Kaya ano nangyari? Verse 9, and God said, let the waters under the heaven. Oh, nasaan na tayo? Ilalim ng langit, di ba? Ayan ang mga tubig sa ilalim ng langit ay magtipon-tipon tungo sa isang lugar at hayaang ang tuyong lupa ay lumabas. Oh, makita, appear. And it was so. So, anong nangyari? Yung mga tubig sumunod sa Diyos kasi sinasabihan lang sila ng Diyos kung anong gagawin nila eh. No? Nakikinig sila. Buti pa yung tubig, nakikinig, no? Yan. So sabi ng Diyos, magtipon-tipon kayo. Waters, assemble. Sabi niya, no? Gassemble sila. Sabi niya, okay Lord, magtitipon-tipon kami. O yan na. So magtipon-tipon sila, Pacific Ocean. Yan, no? Tipon-tipon na lang sila. Tapos ang dry land, mga kapatid, nag-appear na. Meron na tayong dry land, halimbawa dyan. So pwede na siyang tayuan ng paa mo. Kasi tuyo na siya eh. Pero nung una, basa siya. Bakit? Eh, lubog. Lubog siya. Buong lubog. Lahat lubog. Ano nangyari? Nag-ipon-ipon ng tubig. Ipon-ipon sila. Tapos, meron na ngayon lupa na nag-appear. Okay? Nag-appear ng lupa. So, meron ng lupa. Pwede nang tatamnan, no? And God, verse 10,
called the dry land earth. O anong tawag niya sa dry land? Earth. O ito na. Ang dry land earth. And the gathering together of the waters called he seas. And God saw that it was good. And God said, third day pa rin tayo, no? Third day pa din. And nandiyan ang lupa. Naka-prepared na. Sabi ng Diyos, hayaan na ang earth. Ano ulit ang earth? Dry land. Hayaan na ang lupa ay bring forth grass, the herb yielding seed, and the fruit tree yielding fruit after its kind, whose seed is in itself upon the earth, and it was so. And the earth brought forth grass, and herb yielding seed after its kind, and the tree yielding fruit whose seed was in itself after its kind, and God saw that it was good. In the evening and the morning were the third day. So pangatlong araw, mga kapatid, hindi lamang tinipon ng Diyos yung mga tubig para magsama-sama sila. Tapos nag-appear ang earth, kundi lahat na mga halaman tinatubo na ng Diyos. Lahat na mga halamang alam nyo, atis, diba? Guyabano, diba? Lahat na. Kung anong mga halaman, pinatubo ng Panginoon, third day. Third day, lahat sila nandoon na sa earth. Okay, nakita nyo na yung ano. So, lagyan natin ng green. Wow, may green. So, meron mga halaman. Yay. Uy, ganda. Napaka-artistic. So, meron na tayong mga puno. Sensyanya na. Ito lang nakayanan nating puno eh. Wala pang bunga. Isang araw pa lang nakatayo eh. So, third day, mga kapatid, ang pangatlong araw po ay may mga halaman na. Fourth day ito. And God said, let there be lights in the firmament of the heaven to divide the day from the night, and let them be for signs and for seasons and for days and years. Let them be for lights in the firmament of the heaven to give light upon the earth, and it was so. And God made two great lights, the greater light to rule the day and the lesser light to rule the night, and he made the stars also. And God set them in the firmament of the heaven to give light upon the earth and to rule over the day and over the night and to divide the light from the darkness. And God saw that it was good. Evening and morning were first the fourth day. Oh, ito na. So, nung na-divide na, no? Naglagay na ng Panginoon ng mga star. Picture, bilog lang mga star. Hindi mo maintindihan pag bilog, no? So, mayroon ng araw at buwan. O yan, araw at buwan. Magaling, no? Pero ito po mga kapatid, no? Pakinggan nyo mabuti. Binabasa nyo ba yung Bible nyo? Anong nauna sa verse? Yung halaman o yung bituin? Sa third day, may halaman na. At sa fourth day pa lang nilagay ng Diyos yung stars. At ano pa? Yung araw at ang buwan. Ibig sabihin, ang sequence ng pagkalikha ng Panginoon, inuna niya yung mga halaman bago niya inilagay yung mga bituin sa langit. Ano tinuturo ng science? Baliktad. Ang nangyari muna, may pagsabog daw. Paano sumabog yun? Basta sumabog siya. Pagsabog niya, nagkaroon ng mga pag-ikot-ikot. Yan na, ikot-ikot na sila. At nung umikot-ikot na, ayan na, nagpo-form na yung mga star. And biglang yung na-form ang, biglang nag-form na ang mga galaxy. At pag nagpo-form ng galaxy, na-form na rin ang Milky Way at ang solar system. Wow. At pagkatapos ma-form ng solar system, ang Earth nandoon, umiikot-ikot siya eh. Umiikot-ikot ba siya sa araw? At pagkatapos noon, may mga volcano pa daw noon eh. Mas mainit ang tubig. Tapos, sa ilalim noon, may one, bigla na nagkaroon ng one cellular organism. At mula doon, naging amoeba yun. At yung amoeba na yun, naging palaka yun.
At yung palaka na yun, naging unggoy yun. At yung unggoy na yun, ikaw na yun ngayon. Diba? Now, sabihin nyo sa akin kung ano ang mas fairy tale doon. Na ito, nilikha ng Diyos lahat ng bagay o umaasa ko, million years. Million years, umiikot-ikot pa. Yan na. Malapit na. Tadpole na siya. Malapit na yung maging tao. Malapit na yung maging tao. Diba? So, sa Bible po, at maliwanag sa salita ng Diyos, na ang unang nilikha ng Diyos ay wala pong iba, kundi halaman. At hindi po ito, ito po ay literal days, mga kapatid, no? Isang araw lang po yan, lumilipas yan. Evening, morning, yun na yun. Bakit po? Isipin mo, kung 1 million years bago dumating yung mga bituin, eh dinalanta na yung mga halaman. Kailangan nila ng photosynthesis. Diba? Kailangan nila ng sunlight para sila ay tutubo, mamumunga, diba? Isipin mo, kung 1,000 taon pa bago dumating yung araw, hinintay pa eh. Ang galing pa kasi sa malayong lugar. Pero hindi, mga kapatid. Nilikha ng Diyos yung mga halaman noon. Nilagay niya, third day, sabi niya, Panginoon, kinabukasan, o gusto niyo liwanag, ito na. Meron na. Diba? May tunog pa. So, meron ng mga bituin at meron ng araw. On the fourth day. Maliwanag po ba? Dito, verse number 14. Saan nilagay ng Panginoon yung mga lights? Firmament of heaven. To divide the day from the night. And let them be for signs and for seasons and for days and years. Di ba alam? Itong mga, siguro to, si Master Hans, kailan nyo yan? Yung Feng Shui ba sa TV? Ang year na ito ay magiging swerte para sa mga pinanganak ng Aquarius. Yung mga ganun, di ba? Tapos, nung sinabi niya yon, nagka-COVID. Minalas tuloy lahat ng mga mga pinanganak sa year of the rat, mga ganun. But ang point, mga kapatid, di ba alam, yung mga constellation, ang Diyos may gawa nun. The constellations were created by God. Mababasa mo sa Bible si Orion at si Pleiades. At yun ay mga constellation. Diba may Orion's belt? Ang Diyos ang lumikha nun. Bakit para saan daw ba yun? Let there be for signs, for seasons, for days, and years. Kaya nilikha ng Diyos yung mga bagay na sa himpapawid. Abay, isipin mo dati, hindi pa naman high-tech masyado mga eroplano din. Ang mga eroplano, pa nag-travel sila, saan lang sila nakatingin? Sa bituin. Hinitignan lang sila kung saan sila pupunta. Ay, ito. Ito na yung North Star. Ayan, dyan tayo papunta. At yung mga magsasaka, binabase din nila ang kanilang pagtatanim sa bituin. Kung anong panahon na. Amen. Huwag natin isipin na yung mga unang tao, boblocks. Ang mga unang tao po matatalino. Mas matalino pa po sa atin. Isipin mo, ang buhay nila umabot na nila 900 years. Tayo, 90 years, di ba? Mahaba na yun. Pero sa kanila, 900 years, 800 years, 700 years, ang haba-haba ng buhay nila. Pag sila di pa tumalino, ewan ko na lang eh. Di ba? Pero ang haba ng kanilang buhay, tayo dito, 70 years lang, iisipin mo, sa talino ka pa sa kanila. Oo, ngayon, kasi may Google. Sila walang Google dati, pero matalino sila. No? Oh, so yun po yung fourth day, mga kapatid. Maliwanag, ano? Ang mas naunang likhain ng Diyos, halaman. Pinesto niya na lang doon yung mga bituin. Okay? Pinesto niya na lang mga bituin. Now, fifth day, verse 20. And God said, let the waters bring forth abundantly the moving creature that had life and fowl that may fly above the earth in the open firmament of heaven. And God created great whales and every living creature that moveth, which the waters brought forth abundantly after their kind, and every winged fowl after his kind. And God saw that it was good. God blessed them, saying, be fruitful, multiply, fill the waters in the seas, and let fowl multiply in the earth. In the evening and the morning were the fifth day. O mga kapatid, panglimang araw, ang pinadami ng Diyos ay yung
mga lumalangoy at mga lumilipad. Amen? Mga lumalangoy at mga lumilipad. Pagdating po sa salita ng Diyos, kasi ang mga scientists, kinaklasify nila ang mga hayop. Kung mammals, di ba? Ganyan. Mammal ba yan? Reptile ba yan? Pero, mababasa mo dito, ang ano ng Panginoon, pagka-divide ng Panginoon, mga lumalangoy at mga lumilipad. So, kasama sa ibon ang paniki. Kasi lumilipad yun eh. Di ba? So, kung kasama rin siya sa gumagapang, ewan ko na lang, no? Pero sa verse, sa sixth day po kasi, doon yung lahat ng creeping thing. Lahat ng mga nagapang doon. Verse 24, God said, let the earth bring forth the living creature after his kind. Cattle and creeping thing and beast of the earth after his kind, and it was so. And God made the beast of the earth after his kind, and cattle after their kind, and everything that creepeth upon the earth after his kind. And God saw that it was good. Amen? So, ang Diyos po, ang lumikha sa lahat ng hayop. At mga bata, makinig kayo mabuti, hindi kayo mula sa unggoy. Kamukha nyo lang yun, pero hindi kayo galing doon. Huwag mong isipin na ninuno mo yun. Tayo ay nilikha ng Diyos. At alam ko, huwag naman pa nag-aaralan yun, natatawa na lang, di ba? Pero ang kasinungalingan, pag inulit mong madaming beses, nagiging totoo siya sa iyo. No? Kaya, kailangan no, maintindihan nyo, lalo na sa mga bata, ang lumikha sa inyo ay ang Diyos. Ang Diyos ang ang lumikha sa tao. Nilikha ng Diyos ang orangutan, nilikha ng Diyos ang chimpanzee, ginikha ng Diyos ang gorilya, nilikha niya rin ang tao, pero hindi nangangahulugan magkapatid sila. Okay? Nilikha ng Diyos. Isipin mo, ang Panginoon, hindi boring ang Panginoon. Ang Panginoon may humor siya eh. Isipin mo yung kamukha mo, gorilya. Hindi ka ba matawa nun? May humor kasi ang Panginoon. Siya ang lumikha sa lahat ng bagay, no? Ito po, no? Finally, verse 26. And God said, pero ibahin mo ang tao. Napansin niyo sa lahat ng lilikha ng Diyos? Sa lahat ng lilikha ng Diyos, may nabasa ba kayo na hinawakan niyo ng Diyos? Noong lumikha ng Diyos, yung hinayaan niya yung mga halaman tumubo, nilakalagay ba doon na nagtanim ang Diyos ng bayabas? At ito ay dumami. Noong ang Panginoon ay gumawa ng mga hayop dito sa tubig at sa himpapawid, sinabi ba doon na ang Panginoon ay nag-alaga ng kalapati at pinadami niya ito? Wala, di ba? Wala kang mababasa doon na kumuha ang Panginoon, kinuha niya sa kamay niya, pinadami niya, kinulture niya, hindi. Hayaan silang dumami. Tama. Ang mga halaman, tumubo lahat. Pero pagdating sa tao, ibahin mo. In verse 26, God said, let us make man in our image. Hindi nilikha ang gorilya after the image of God. Tanda mo yan. Dahil tayo po, meron tayong kaluluwa, espiritu, at katawan. Kahit minsan wala tayong puso. No? Meron tayong espiritu, katawan, at kaluluwa. Nilikha tayo ng Diyos na body, soul, and spirit. Amen. Nilikha tayong ganyan. Sabi mo, kahit di naniniwala sa Diyos eh. Kung minsan, diba, na bigla na lang, may espiritu, nakakita yung espiritu. Bumukas yung, diba? Verse 26, God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have what? Dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. So ang gusto pala, ang disenyo ng Panginoon, tayo ang mangunguna sa lahat ng mga nilikha ng Diyos dito sa sanlibutan. Amen? Tayo mag-ano sa kanila, magkaroon tayong dominion. So God created man in His own image.
in the image of God created he him. Male, pakinggan niyo mabuti. Male and female created he them. Meron po ba kayo nabasa dyan na lumikha ang Diyos ng gitna? Neutral? Makinakita po ba kayo dyan na sinabi ng Diyos na lumikha ang Diyos ng medyo Adan at medyo Eva? May nabasa ba kayo dyan na likha ng Diyos ang lalakwe? No? Walang ganun. Maliwanag po dito sa talata na nalikha ng Diyos. God created them. Anong sabi? Male and female created he them. Nalikha ng Diyos, lalaki lang po at babae. Lalaki lang po at babae. Maliwanag dapat yan pagdating sa ating ano stand. No? Hindi nangangahulugan na hateful ka sa kahit kanino. Kundi alam mo na ito ang design ng Diyos. Alam mo na ito ang gustong mangyari ng Panginoon. Lalaki at babae ang nilikha ng Panginoon. No? At bakit ba kung anumang mga dahilan, kung bakit ang tao, ang lalaki, mas pinipili niyang lalaki, o ang babae, mas pinipili niyang babae, ay kasalanan lang din po ang ugat. Lahat. Amen. May mga ibang pagkadahilan na nagkagusto ko sa tomboy kasi niloko ko eh. May mga ganyan, di ba? Kasi maluloko yung ano eh. Kaya pinili ko ito, no? Pero ang pagkakamali ba, susolusyonan mo ng panibagong pagkakamali? O dapat sundin mo ang Panginoon sa kung ano ang totoo? Amen? Ngayon, hindi tayo mas better sa kanila. Kailangan natin maintindihan na biyaya lang ng Panginoon na tayo niligtas ng Panginoon. Amen? Pero dapat maliwanag sa atin na ang kasalanan ay kasalanan. Mahal natin sila, gusto natin silang maligtas, pero ang mali ay mali. Amen? Kailangan nilang maintindihan, no? So, si iba na lang 'yung ano nila, convince nila na tama 'yung ano nila. Pero 'wag kang sasama sa mga parada nila. Amen. Sumama ka mag-preach doon pag nagparada sila. Kailangan nila si Jesus, no? God created man in his own image. In the image of God created he him. Male and female created he them. At ginawa pong lahat ito ng Diyos in 6 days. God blessed them and God said unto them, be fruitful and multiply and replenish the earth and subdue it and have dominion over the fish of the sea. Kaya nga ang sarap ng kain natin ng bangus, barilyete, di ba? Eh meron tayong dominion dun eh. Wala nga lang tayong pambili ng salmon. And over the fowl of the air. Diba? Ang ibon lang naman na kinakain natin, ano? Manok, pabo, ano pa? Pato, yun lang mga ano, mga ibon na yun. And over every living thing that moveth upon the earth. And God said, pero, pakinggan nyo mabuti, nung nilikha ng Diyos ang tao, wala pang kasalanan, ang binigay ng Diyos na pagkain sa tao, hindi pa hayop. Ang binigay ng Diyos ay every herb bearing seed which is upon the face of all the earth and every tree in the which is the fruit of a tree yielding seed, to you it shall be for meat. Oh, ang pagkain ni Eva at Adan nung sila ay nilikha ng Panginoon ay walang iba kundi vegetables and fruits. No? Vegetables and fruits. Wala pang chemical nung panahon na yun. Ipin yung pag kumain ka ng lansones nun. No? And to every beast of the earth, verse 30, and to every fowl of the air, and to everything that creepeth upon the earth, wherein there is life, I have given every green herb for meat. And it was so. Isipin mo, kahit po yung mga hayop dati, herbivores,
No? Ang kanilang kinakain lang ay herbs. Ang kanilang kinakain lang, halaman. Saan ka naman nakakita leon? Ang kinakain niya ay damo. Diba? Saan ka naman nakakita tigre? Ang kinakain mansanas. Pero nung unang panahon, yun ang kanilang kakainin. Kapag ka, verse 30, yun ang binigay ng Panginoon na pagkain sa lahat. Pero once na yung kasalanan ay pumasok sa sanlibutan, dun na po nagkaiba. Amen? Kasi nung pumasok po ang kasalanan, meron ng kamatayan. Kaya itong si tigre, nilapa na itong si tupa, di ba? Ganun ang nangyari. Pero dati, best friend sila. Nag-aakbayan pa ngayon eh. Diba? And God saw everything that He had made, and behold, it was very good. And the evening and the morning were the sixth day. Thus, chapter 2, the heavens and the earth were finished and all the host of them. Take note, ha? Tignan nyo yung nilikha ng Diyos sa verse 1 ng chapter 2. Heavens and earth. Ano pinagkaiba nyo sa Genesis 1:1? Sa Genesis 1:1, heaven and the earth. Magkaiba na yun. Sa Genesis 1:1, isa lang, heaven lang eh. Pagdating sa chapter 2, verse 1, heavens na. Bakit? Pagdating dito kasi, tatlong palapag na ito eh. First heaven, second heaven, o third heaven doon kung nasa nakaupo ang Diyos sa kanyang trono. Meron ng stories. No? Meron ng mga palapag yan. And on the seventh day, God ended His work which He had made, and He rested on the seventh day from all His work which He had made. Ngayon, tignan lang po natin kung paano nilikha ng Diyos yung tao. Verse number 7, and the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. Oh, dito po mga kapatidan, basa nyo, sa verse 7, God formed. Ang mismo ang Panginoon na naghulma ng tao mula sa alikabok ng lupa. Nasa lupa, no? And breathed into his nostrils. No? Kaya nga pag namatay po tayo mga kapatid, sipin mo, buto na lang natitira. Kasi sumasama na sa lupa, nagiging lupa na rin yung katawan mo. Kasi galing naman tayo dun eh. Tama? Galing tayo sa lupa eh. Nagmula sa lupa, magbabalik ng kusa. Diba? Yung ba yung kanta na yun? Ngayon, doon po sa anim na araw po na yun, nilikha na po ng Diyos lahat. Amen? Hindi mo mababasa doon kung kailan niya nilikha ang anghel. Diba? Hindi mo mababasa doon kung yung angels, nilikha niya ba doon? Wala po nakalagay doon. Dahil pagdating mo ng Book of Genesis, chapter number 3, mga kapatid, nandun na agad yung ahas, tinetempt na agad si Eve. Diba? So, ibang study yun para sa ibang panahon. But one point, mga kapatid, simple. Nawa, ito po ay maintindihan ng lahat. Ito naman yung goal ng pag-aaral po na ito. Ang Diyos po ang lumalang sa lahat ng bagay. Ang Diyos po ang nagmamay-ari sa lahat ng bagay. Pero alam mo, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Hindi niya ako pinilit na maniwala sa Kanya. Binigyan niya ako ng pagkakataon na makilala ko siya at sumampalataya kay Kristo Jesus. Pero hindi niya ako pinilit. Pero alam mo, napakasarap na maunawaan pa, maintindihan pa natin ngayon sa ating pinag-aaralan na itong lahat ng nilikha ng Panginoon para sa Kanya itong purpose eh. At kabilang tayo doon sa layunin niya na yun. Diba? God work all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. So sa mga kabataan, may ituturo sa inyo ang sanlibutan. Yan yung tinatawag ng salita ng Diyos na wisdom of this world. Tuturo sa inyo, nagmula kayo sa unggoy, nagmula kayo sa mga ganyang bagay, pero ang Diyos ang lumikha sa lahat ng bagay. Yan ang tinasabi rin sa Romans chapter 1 na God gave them over to a reprobate mind to do those things which are not committed. Tignan nyo, kapag naniwala ang kabataan, kapag naniwala ang tao na siya ay hindi nilikha ng Diyos,
at siya ay resulta ng isang pagsabog, anong saysay ng buhay mo? Saan patungo yan? Anong direksyon yan? Kung walang lumikha sa'yo, at aksidente lang tayong lahat. Amen. Wala tayong pag-asa. Ba't ka pa nabubuhay? Amen. Come to think of it, kung walang Diyos, isipin mo lang, kung walang Diyos, para saan yung buhay mo? Pero hindi mo maaalis talaga, kung walang Diyos, paano akong nandito? Di ka, mas komplikado pa po yung katawan natin kaysa sa sasakyan eh. Pero kayo, hindi naman kayo maniniwala ng sasakyan, automatic lang, isang sumabog lang sa factory, nagkaroon ng sasakyan. Naniniwala kayo? Sumabog. Bigla sumabog sa factory ng paggawa ng sasakyan at pagsabog, nabuo ang sasakyan. Diba? Kapag sumabog, syempre, walang pagkabuo doon. Pero mga kapatid, kailangan natin maintindihan, no? Yan ang tinuturo sa mga textbook, yan ang tinuturo sa mga paaralan. Now, preacher, are you saying mali yung science? Hindi mali ang totoong science. Ang mali yung philosophy. Ang mali yung kala nila, ang tinuturo nila science pa, pero hindi po. Ang tinuturo na nila, religion. Bakit mo nasabi, preacher, na religion yun? Isipin mo, hindi mo naman nakita eh. Hindi mo naman nakita na nagkaroon ng Big Bang, sasabihin mo, doon nagmula ang tao? Aba, religyoso ka. May faith ka din, naniniwala ka eh. May pananampalataya ka na nangyari yun kahit di mo nakita. Isipin mo, parehas lang tayo may pananampalataya. Ibahin mo ako, ikaw naniwala, nang galing ka sa unggoy. Ako naniwala ako, nang galing ako sa Diyos. Amen? At kailangan natin ilagay sa isip natin, pag natanggal ang pagkaalam o natanggal, once na matanggal ang fear of God, sa buhay na isang tao, wala na siyang takot gumawa ng kahit na ano. Pero ilagay mo yung takot ng Diyos sa puso na isang bata, puso na isang tao, kahit pabayaan mo siya, ipunta mo siya sa public school, mag-isa siya, may takot siya sa Diyos, ha? May takot siya sa Diyos. Hindi man ma-perfect niya yung kanyang gagawin, pero alam niya, kapag may gagawin siyang mali, gagawa siya, alam niya mali yun. No? Kasi natatakot siya na may Diyos eh. Na nakatingin sa lahat natin ginagawa. Tayo po yung manalangin. Salamat Panginoon sa iyong kabutihan. Salamat ngayong hapon. Dalayan ko po. Ito po pag-aaral na ito ay tulungan niyo po kami na kung ano man po amin yung mga natutunan, ang po mga bagay ang maaaring nag-struggle kami, Panginoon, these parts of the Bible, I pray that give us peace. Help us, Lord, na to believe that your word is true. At kung anumang mga bagay bibigyan ng sanlibutan, I pray na mag-stick kami sa iyong salita dahil ito ang katotohanan. At ang tao, Panginoon, ay imperfect because of sin at driven by lust. So help us to stay firm on the word of God. In Jesus' name we pray. Amen and amen.